Trending na naman ngayon mga kapatrol sa social media, ang new look shot ni Kai Sotto alias Stephen Curry galing sa trend sa isang event na kung saan si Kai ang bagong ambassador ng 1xBet. At sa videong ito ay milyon-milyon na ang views sa social media at nagkalat na sa Facebook and it shows na bumabalik na talaga ang kasikatan ni Kai after the Olympic qualifying tournament. Nakakabilib talaga ang shooting ni Kai galing sa three-point area na kung saan nag-ala Stephen Curry ito. Isa ang kakaibang no-look three-point shot na tanging si Stephen Curry lang ang gumagawa sa NBA. At hindi ito ang first time na ginawa ni Kai. This is a familiar scene sa kanyang mga practices. So in other words, hindi ito chamba, kundi legit shot ito ni Kai kasama ang kanyang left and right three-point shooting. Isa kasing ambidextrous si Kai, sila ang mga taong gifted na pwedeng gamitin ang kanilang kanan at kaliwang kamay with equal accuracy. Iilan lang sila sa buong mundo. And Kai is so gifted na nakakashoot na without looking at the basket, nakakashoot pa using his right and left hand. And don't forget, sa kanyang new look passes na talaga namang mapapanganga ka na lang sa kanyang angking galing. Kahit ang mga NBA big men ay far less talented kay Kai at yan ang katotohanan. And he showed it every time meron siyang nakakatapat na mga NBA players. Ang mga skills na ito ang pang NBA. Ang problema hindi masyadong nagagamit ni Kai during games. Kaya the challenge going forward is how to use it during games and convince his coaches na isa siyang deadly sa three-point territory. Samantala, balik na naman ang ingay sa PBA, ang Premier League ng Pilipinas, after sa isang successful PBA draft na kung saan nakuha ng Converge ang isang Premier Big Man na si Justin Baltazar na matagal nang hinog sa PBA. 27 years old na si Baltazar and he is already on his peak of his basketball career. Pero ang nakakagulat ay akala natin ay he is a legit 6'9 na pwedeng pang center sa Gilas. Pero as it turned out, he is only 6'6 plus kaya mukhang malabong pang sentro siya ng Gilas. He is too short para gawing center kaya no wonder, pinili pa rin ni Coach Tim Cohn si Japit Aguilar na legit 6'9 and can still provide quality minutes as a reliever kina Junmar Fajardo at Kai Sotto. Pero ang talagang gumawa ng ingay ay ang pagkuha ng Barangay Ginebra kay RJ Abarrientos na kung saan hindi ito inaasahan dahil ang akala ng lahat ay si Kai Balungay ang kanilang kukunin. Pero it is understandable kung bakit si RJ at hindi si Kai ang kinuha ni Coach Tim Cohn. It's more of a need sa ngayon ng team dahil injured si Scottie Thompson at mukhang matagal pang magpapahinga si Scottie. At si L.A. Tenorio naman ay 40 years old na at hindi na masyadong ginagamit ng Ginebra kaya malaking butas ang front guard ng Barangay Ginebra. And they have the opportunity na makuha ang front guard ng draft na si RJ Abarrientos. Kaya it's no-brainer para sa barangay, drafting RJ Abarrientos over Kai and the other marquee players. Shout out at Randy Aquino. Ito talaga three-point guard. Buti siya ang pinili ni Boss Al. May kapalit na si LA. Shout out at Lemo Rivla. Para sa akin, pwede naman magdagdag, huwag lang silang magbawas, reserve player kagaya ng Brazil. Shout out at Clara Jean Maranan, Kai hindi na mapipigilan. Papunta na po sa NBA. Malakas na po talaga. Ang taas tumalo ni Kai. At balitang NBA at Olympics naman. Kinilala ni LBJ na ang kanyang bagong kontrata ay maaring ang kanyang huli sa NBA. Ang off-season na ito ay mahalaga para sa Los Angeles Lakers habang naghahanap sila ng pagpapabuti matapos ang kanilang pagkabigo sa unang round nung nakaraang season. Sa pag-opt out ni LeBron James sa kanyang kontrata, sinubukan niyang tulungan ang front office sa pamamagitan ng pag-alok na magkaroon siya ng pay cut para makakuha ang kuponan ng ilang mga players na available sa free agency. Pero sa kasamaang palad, hindi nagamit ni General Manager Rob Pelinka ang pagkakataon na yon at sa huli
ay nagkasundo na lamang sila ni LeBron James sa isang 2-year contract na may option para sa ikalawang taon. Si Jaylen Brown ay hindi sinadyang magiging disrespectful kay Derrick White nang magpadala siya ng serye ng mga tweets na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya na hindi siya inisip bilang pampalit kay Kawhi Leonard. Yan ay ayon kay Gary Washburn ng The Boston Globe. Galit si Jaylen Brown na hindi siya naging priority matapos tulungan ang Boston Celtics na magkaroon ng pinakamahusay na record sa liga at nakuha pa niya ang MVP ng Eastern Conference Finals at MVP ng NBA Finals. At ayon kay Jaylen Brown na politics may be involved. Sa kabila ng pag-sponsor ng Nike sa koponan ng Olympics at ang pagiging critical ni Jaylen Brown sa kumpanya sa nakaraan, lalo na matapos i-drop si Kyrie Irving. Habang si Kevin Durant ay nananatiling hindi makakalaro dahil sa kanyang calf strain. Ngunit optimistic ang Team USA na magiging handa siya para sa Olympics. Yan ay ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Hindi na naman sumali si Durant sa ensayo ngayong araw sa Abu Dhabi at hindi inaasahang makakalaro sa exhibition contest laban ng Australia sa Lunes. Hindi rin siya nakalaro sa kanilang laban contra Canada noong Miyerkules sa Las Vegas. I know there's still a couple of weeks before we have to make a decision roster-wise, so we're just taking it day by day. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. Ang US team ay may roster move. Pinili si Derrick White upang palitan si Kawhi Leonard na may nararamdamang pamamaga sa kanyang kanang tuhod mula pa noong dulo ng regular season. Si Derrick White ay patungo sa United Arab Emirates at inaasahang makikilahok sa kanyang unang ensayo sa linggo. Ang koponan ay walang alternative plan kung hindi makakalaro si Kevin Durant. It's not something we've even discussed at this point because we feel good that he is going to be okay. Dagdag pa ni Coach Steve Kerr. Jalen Brunson umaprove sa New York Knicks 9 billion pesos extension. Mabilis na tinaguan ni Jalen Brunson ang offer ng New York Knicks na manatili sa New York. Nitong Biyernes ay pinirmahan na ni Jalen Brunson ang 4-year contract extension na nagkakahalaga ng $156.5 million. Yan ay ayon sa ulat na inilabas ng ESPN. Pwedeng humirit ng mas malaking deal si Jalen Brunson kung naghintay pa siya ng isang taon, pero hindi na nag-atubiling pirmahan ang unang inilatag para sa kanya. Maari daw sanang pumalo hanggang $269 million sa 2025 bilang free agent si Brunson. Sa dalawang seasons na pagiging point guard sa New York Knicks, naihatid niya ang Knicks hanggang second round ng Eastern Conference Finals. Pumang-apat si Jalen Brunson sa botohan ng NBA MVP Award nitong 2023-24